Hello guys, welcome back to my channel. Nandito pa rin po tayo sa farm. At yan, makikita nyo, nagsibula na talaga yung ating mga ampalaya seedlings. Pero sa video na to, tayo po ay maglalagay ng plastic mulch sa ating pagtataniman ng ampalaya. And our verse sa Philippians 4:13, sabi po doon, I can do all things through Christ who strengthened me. So tayo na po at maglalagay na tayo ng plastic mulch. Tayo ay magpa-plastic mulch na. Maglalagay na tayo ng plastic sa ating mga ginawang kama. Dahil ito po yung ating mga punla na ampalaya. So, nagpunla po tayo November 3 at ngayon ay November 8 pa lamang. Ang bilis po ng pagka-germinate. Kaya medyo naghahabol tayo sa oras. Dahil ang ina-expect talaga natin ay sa November 13 pa tayo tatanim, pero parang mapapaaga yung ating tanim dahil nga ang bilis ng ka-germinate. So November 13 ay sa Lunes, pero parang Sabado or Linggo mahakatanim na tayo. Baka Biyernes pa, alamang Biyernes, Sabado o Linggo tatanim na dahil ang bilis nga ng ka-germinate. At ngayon tayo po ay papalagay ng plastic mulch. So yan po, bali ito yung mga used plastic mulch. So sayang naman kung hindi gagamitin. Okay pa rin naman yung iba, pero yung iba talagang sirang-sira na, so dispose na. Ngayon puntahan po natin yung ating mga kasama. So kaninang umaga at saka kahapon nagsimula na po kami. So yan nga, meron ng mga nakalagay na plastic mulch. So may butas na po yan kasi yan yung ating nagamit na. Yan. And then ito naman yung bago na plastic mulch. So yan, kung mapapansin nyo dito, meron tayong mga timba ng tubig. Ito yung ginagawa natin pagka dalawang tao lamang yung naghihila nito, kasi para sure ball na hindi mahihila pag hinigit ng todo dun sa dulo. So yun po, and siguro nag-adjust na sila dito. Mukhang natantya na rin nila na hindi na kailangan ng timba, so dinadagdagan na lang nila yung lupa para hindi mahila. So sa mga baguhan po na sa pagtatanim at hindi pa po alam yung plastic mulch, ito po ay para sa inyo ang video na ito. At sa mga may kaunti ng kaalaman, so or sa mga veteranong farmer na, so alam ko pong alam nyo na yung paggamit ng plastic mulch. So yan pong plastic mulch ay ginagamit o nilalagay sa ating taniman unang-una para mapigilan ang pagtubo ng damo. So yan po ang unang purpose ng ating plastic mulch. And pangalawa po ay nagre-retain siya ng moisture. So yan po, oh. Nagre-retain siya ng moisture, kaya kapag tag-araw, pag tayo ay nagdilig, ay pag nagdilig po tayo, hindi agad basta-basta natutuyo yung tubig. Dahil nga nag-preserve ng tubig sa loob. Hindi agad basta-basta nag-evaporate. So yan. Kung mapansin nyo po ito. Yan. Mamaya, balikan natin. At na dito lamang ay nagpapala na. So yan, maatin pong makikita ng aktwal. Ito, nagdugsungan to, no? Meron pang tira, ang maliit. Ay, ito pa. Oh. So yan po. Mga macho. Kawai! Oh, kawai. Lalagyan po muna doon sa dulo ng lupa yung plastic.
bago hilahin. Yan. Yan, ang ating pong pagpapala ay medyo pasalugsog, pag ang tawag doon. Diba, pag pagpatusok ay nagiiwan ng balon, kaya delikado po 'yon dahil dati na ano na rin ako, nabuslot na rin ako sa ganun. So muntik na tayong matapilok, ay yun, yun ating iniiwasan. So, pag nakapag natapilok ay hindi makakabasketball, ay patay. Yan. So yan. Habang hinihintay po natin, ito kung mapansin nyo, kulay itim yung ano niya, yung isa naman ay silver. Yung, kaya po nakaibabaw yung silver para po pag sumikat yung sinag ng araw at saka yung init niya, parang ano siya, nagtataboy ng insekto. Samantalang ito naman pong itim, ito po yung nagpe-prevent para kumbaga hindi masikatan ng araw din yung lupa, para yung damo hindi siya makatubo o makapenetrate. Kaya lamang itong ganitong mga mutha, ito yung mga talagang matitindi. Yan. Itong mutha ang kahit na ano ay nalusot pa rin sa ating plastic mulch. Tapos ko so, na pala po yung pag-aabon. Tutulungan ko na rin na sila dito para may oras pipe. Sayang gasolina. Sayang gasolina. Ayan po. Hinihila lamang. Yung makikita nyo, macho naging ilang yan, dalawa yan. Gwapo pa. Mga gwapo yung nagihilang yan. Ano yan dito? Ha? Yan, tapos po yun. Pag malapit na at yan ang binabata. Diretso ka doon, tama na. Mahigitin na lang siguro. Mahigit pa yan, ito nakakarang. Yan. Binabata na lang po. Para solid. Hindi sayang si tistik. Ayan. Ayan, ito dikit sa ano. Ayan, ayan. Yan lang. Talaga ng litang lupa. Makita. So ito pong ganitong paghihila na ganyan, applicable po yan kapag ka hindi mahangin. Pero kapag ka mahangin, hindi po pwede na ganyan ang paghila. Medyo pakokonte, medyo mahirap po pagka mahangin ang paglalagay ng plastic mulch. Pero yon, awa ng Diyos, ay hindi naman siya mahangin. So yan, again, ang nakailalim po ay yung itim. Yan, kita nyo naman. At dito naman yung silver or gray. So yan po, again, ang benefits ng paggamit ng plastic mulch ay pinipigilan ang pagtubo, pagsibol ng damo, moisture, na pe-preserve niya yung moisture pagka tag-araw, hindi agad basta-basta nag-evaporate ang tubig. So yun, pantaboy din na insekto. Ano pa ba? So yun po. Ang sinasabi naman nila na disadvantage naman ito is kapag ano daw naman yung para nagmo-moist siya sa ilalim. So yun naman ang nagiging pagkabuhay or ang tawag doon, nakaka-penetrate yung mga fungus. So yun po, pagka naman tag-ulan, ganon. So kaya pag gagamit tayo ng plastic mulch, dapat ano rin tayo, yung vigilant or observative, or nag-observe tayo na halimbawa kung kailangan na nating tanggalin,
Kasi pag sobrang init na ay kinakailangan nating makahinga yung halaman, kaya minsan inaangat natin yung plastic mulch. So ganun po ang paggamit. So yun, hanggang dito na lang po muna yung ating video about dito naman sa ating pagpa-plastic mulch ng tataniman natin ng ampalaya. So bye bye, see you on the next video. God bless us and to God be the glory. Bye bye.